No, yan, tuturo natin din yan, no? Hindi lang ito para sa atin, kundi ito ay tuturo din natin. So, more studies about sin. Usually, isa sa mga tanong, trick question sometimes. Is God the author of sin? Yan, siya ba ay... Kasi kung hindi siya author, di hindi siya all-powerful. Parang trick question, ano? Hindi niya nagawa lahat, eh. Merong hindi siya kayang gawain. Yung sin, hindi niya kaya. So, hindi siya all-powerful. Hindi siya God. So, trick question. But, what is our answer? What is the biblical answer? Is God the author of sin? And the answer, of course, is... ito pa pala, summary, no? If God knows men will sin, why didn't He prevent it? Alam niya na nagagawa ng kasalanan si Adan, si Eva. Ba't ginawa niya pa? Yung mga tao, meron tuloy kasalanan sa mundo. Diba? Pag, usually, pag ang tao, alam mo nang magkakamali, hindi yun ang isusubo mo. Yung, ang ilalagay mo, yung hindi magkakamali o yung kabisado na. Alam mong papalya ang isang instrumento. Ang gagamitin mo, yung instrumento hindi pumapalya. That is our technical mind. And so, did God commit a mistake? Or was God disappointed because He made man and He failed? So, that is also concerning the study of sin. And some of us have encountered these questions and have not given it sufficient thought. No, hindi pa natin talaga sinisid pag-aralan at isipin, ano ba yung sinasabi ng Bible? Paano ko ba sasagutin to? Halimbawa, ngayon, tinanong tayo sa mga tanong na yan. Baka kung saan-saan mapunta yung usapan or iwasan na lang or baguhin natin yung usapan para lang makasagot. Yan. Style nung gusto laging manalo. Babaguhin ang usapan or aasirin mo yung kausap mo para hindi mo nasagutin. Yan. So, ano pa? Origin of sin. Sino yung first sinner? Alam na natin yan. Ano? Wages of sin. Ano? Merong spiritual consequence. May physical consequence. At meron ding world, yung environmental consequence. Okay? Kahit na hindi tumalab sa'yo, meron ding yung iba, generational consequence. Hindi sa'yo ang talab or ang balik kundi sa anak mo or sa pamilya mo. Merong ganon. No? So, maraming consequences ang kasalanan. Pero, sinabi lagi, what you sow, you shall reap. Maapektuhan ka nung balik nung kasalanan na ginagawa mo palagi. And what is the future of sin? And then, freedom from sin. What is freedom from sin? So, basic lang. So, I'm trying to be very basic. And I hope I will teach it with fundamentals and not go in too deep. But these are good questions, I believe. And it's good to answer them in our mind. And once we have it, then it's good also to teach them to others. So, meron pong sagot tayo na no, God is not the author of sin. And it is in our statement of faith. And mamaya, meron tayong mga verses. No? Ito ay yung ginawa na sagot ni Louis Verhoef, isang theologian na may makapal siya na libro, Systematic Theology. No? Makikita niyo sa mga bookstores. Pagka pumupunta kayo sa Philippine Christian Bookstore, Louis Verhoef. The decree of God is His eternal plan or purpose in which He has foreordained all things that come to pass. That is in Philadelphia Baptist Confession of Faith, copied from the London Baptist Confession of Faith, which is also copied from the, ano nga ba yun? Yung isa pa, no? Yung British, yung Church of England na statement of faith. Huh? Okay? So, the decree of God is that He has foreordained all things that come to pass. It covers all the works of God in creation and redemption, and also embraces the actions of men
not excluding their sinful deeds. Ano bang ibig sabihin nun? Sinasabi dito ng isang theologian, and which we agree, that the purpose of God, the eternal decrees of God, covers all the actions of men, including their sinful deeds. Hindi sinabi na idinikrin ng Diyos na magkasala ka, pero sinabi niya, kasama yan sa kanyang plano. But while it rendered the entrance of sin into the world certain, it does not make God responsible for our sinful deeds. Of course, this is for us na muna, no? It's not, maybe it's too heavy to teach. But at least we should understand. So that we will not use others' answers which are far away from the truth. Okay, so ang kasalanan kasama sa plano ng Diyos, yung pagpasok ng kasalanan kasama sa plano ng Diyos. Pero tinuturo din natin na hindi kasalanan ng Diyos na nagkaroon ng kasalanan. Hindi siya responsable. No? Sapagkat hindi siya direkta ang nagkasala at hindi niya tinuro sa mga tao na magkasala. Ang tinuro niya, huwag magkasala. Subalit dahil ang ginawa niyang tao ay pwedeng magkasala, at yun ang nangyari nga, nagkasala. Okay? So, yun yung isa sa mga sagot doon. It does not make God responsible for our sinful deeds. His decree with respect to sin is a permissive decree. Ano yung permissive decree? Pinayagan. Yan, pinayagan. Permissive. Okay? It may be said, however, that the decree merely makes God the author of free moral beings. Ang ginawa niya kasi ay tao na mayroong decision. Freedom. Ang ginawa niya si Adan, meron siyang freedom to choose, to violate God's will, or to obey God's will. Yeah. Hindi niya ginawa robot si Adan. Tayo rin, hindi tayo robot. We are not robots. We are not automatons na nakasulat na yung script or yung program na pag ito nangyari, ito, wala kang choice, dito ka pupunta. Pagka nangyari naman ito, dito ka pupunta. Yun. So, hindi ganun. Iba. God is more powerful and more wise when He created man in His own image. So, we are free moral beings. We are free moral agents. Okay? And who are themselves the authors of sin? Tayo, therefore, yung may akda ng kasalanan natin. Tayo yung responsible sa kasalanan natin. Hindi ang Diyos. Sin is made certain by the decree, but God does not Himself produce it, or the sin, by His direct action. Hindi niya tinukso yung tao. Diba? Sabi sa James, God tempted no man, neither is He tempted of any man. At the same time, it must be admitted that the problem of God's relation to sin remains a mystery which we cannot fully solve. So may limit yung understanding natin. Kung ano lang yung naka-reveal, sometimes uncomfortable. No? Parang, ba't ganito yung turo dito? Parang, ang hirap tanggapin. No? Biro mo, parang ang Diyos meron na siyang parte kung bakit nagkasala ang tao, parang ganun. So, pagka pumupunta na doon sa limits ng understanding ng tao, babalikan na lang doon sa kung ano yung sinabi ng scriptures. Okay, and isa-isay natin yung scriptures as the time permits. So, our teaching is God the author of sin? The answer is no. God is not the author of sin. But He allowed sin to happen. We are the authors of sin. Each creature, when he sins, he is the author of his own sin. Okay, that let's go to James 1:13 and 1 John 3:8. So, umpisa tayo dito, Mike, then
si Marlene, 1 John 3:8. James 1:13 muna. Michael. Pakisigaw yung verse. James 1:13. Let no one say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he anyone. Okay, that is already what I was trying to quote, that in support of the answer that no, God is not the author of sin. Pagka daw ikaw ay natutokso or nagkasala na nga, huwag mo sabihin na ang Diyos kasi pinabayaan ako magkasala. Or ang Diyos kasi sinubok ako, nagkasala tuloy ako. Sapagkat hindi niya tinutokso ang tao para magkasala. Kundi, at siya rin mismo ay hindi siya pinoprovoke. Hindi siya tinutokso, hindi siya kayang tuksohin ng tao. Kaya hindi nagkakasala ang Diyos. Next verse. 1 John 3:8. Hindi mabasa? May... Ayan yan. Maliit. Yun, okay. So why is not, why cannot we accuse God of sin? Because he that committed sin is of the devil. So paano ang Diyos ay ang devil? Hindi pwede. That is a opposite poles. Okay? Kaya hindi pwedeng mangyari 'yon. At sabi rito na the devil sinned from the beginning. And kaya nga pinadala niya ang kanyang anak to destroy the works of the devil, to destroy the effects of sin. The works of the devil is to sin. And to destroy sin and to destroy the effects of sin, therefore the Son of God came. Kaya hindi pwedeng ang Diyos ang gumawa ng kasalanan or nagpakda ng kasalanan. If God knows men will sin, why didn't He prevent it? So that is a very hard question, no? It's good kung meron tayong kasagutan dyan. Let me try. In Isaiah 63:17, nga, basahin mo, Pao. I know. Makasulat na rin. Yan, okay. So, anong nararamdaman nyo or anong napagkakaintindi nyo dito sa prayer na ito ni Isaiah? Bad yun. Anong na-impression mo nung nabasa mo yung verse na yan? Tagalogin mo nga, Brad. Ayan. Tinitigas yung puso. Yun. Sa tapo. At ang sinasabi niya? Sa ibalik. So, ito yung mga tanong, no? Sinisisi ba niya anak ni Isaiah ang Diyos? Tama ba yung panalangin ni Isaiah? At ikaw ba'y mananalangin ng ganyang pamamaraan ng panalangin? At ito ba'y nakakabigay? Itong uri ng ganitong klaseng panalangin, nakakabigay kaya ito ng glory sa Panginoon? So kung maintindihan mo, no, kung tatagalogin natin, no, O Panginoon, bakit mo kami ginawang magkamali sa iyong mga paraan, mga daan? Bakit mo kami, na tinatanong niyan, Diyos, bakit mo kami ginawa,
made. No? Ba't mo kami ginawang nagkamali sa aming mga daan? At bakit mo pinatigas ang aming mga puso? See? Dahil sa takot sa iyo. Panginoon, bumalik ka. So, iniwan sila ng Panginoon. Bumalik ka. Return for thy servant's sake, the tribes of thine inheritance. So, ano sa tingin nyo? Sinisisi ba na ni Isaiah ang Panginoon? O, sige. Ano, bakit? Ano intindi mo rin sa verse? Sa ulit, sa return from thy servant's sake. Then, why hast thou made us to err? Hindi kasi hindi naman siya nagbigay ng mga revenge words sa Panginoon. So, ano ang pagkakaintindi natin yan? Kung hindi pagsisisi sa... kung hindi mo sinisisi ang Diyos. Ha? Pwede siyang imperative question kasi hindi niya alam yung plan ng Panginoon. Yun. Okay? Hindi niya alam. Pero sabi niya, ginawa mo kaming nagkamali kami. So, ano yun? Seek lang dyan ang answer. Yun. Okay. He's seeking kasi answer. Ba't kami nagkamali? Nangyayari sa atin, di ba? Ba't ako nagkamali pa? Bakit ka ba nagkaganto pa? Ang Panginoon kinakausap. Every PR na ngayon ang sagot rin sa blackboard. Huwag ka nag-araw. Okay. Eh yung maid. Ano yun? Allowed. Ha? Made means allowed. Pero yung made is more, ano eh? Make. More, parang itik. Push. Oye, ganun eh. No? You know, if you will not twist, active. It's more active. It's more, not passive. Yung allow kasi passive eh. Made is active. May way. Kaya nga, pero yung made is active. Parang itinula ka doon sa lugar daan na yan. Ano, Brother Olan? Parang na may malipit dyan. Ano, Brother Ian? Yung question na katulad ng first girl din ni Job na hindi naman siya na sick na sagot na talaga mas malalim pa doon sa inahanap niya. Yung kasing why has thou made us to hear yung from thy ways. Kapag may titig niya, sinasabi niya lang na kung ano yung katayuan niya bilang isang tao. Mm-hmm. And harden our heart from thy fear. Mm-hmm. Yung error kasi sa tao yun. Mm-hmm. Okay. So, any more? Wants to answer? Ano pa? Kasi na-acknowledge niya rin yung authority ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Control. Control ng Panginoon. So, yun yung kaya ginamit niya, made. Kasi yes. Panginoon ang gumagalaw sa mga bagay. Yes, okay. Correct. So, Isaiah is always aware, no? Sovereign gracer si Isaiah, no? He knows that if God will not allow it, if God will not do it, it will not happen. So, kung nagkamali ka sa iyong landas, ay punishment, no? This is Israel under punishment, eh. Na ang Panginoon mismo ang kumikilos para mapunta sila sa kanilang dapat na judgment. Oo. Kasi nga, under punishment sila, under judgment sila. So, ang Panginoon mismo, actively, ay dinadala sila doon sa lugar na hindi sila na at home. Hindi na sila yung nasa tamang daan. Kasi, dahil ginawa na nila yung offensive thing laban sa Diyos. So when people are under judgment, there's a parallel, no? Doon sa 2 Thessalonians 2:13. Ito yung parallel niyan. Tingnan natin. So that we will understand the context. 2 Thessalonians 2:13.
Sabi rito, ay hindi pala yun. Sandali. Mali yan, mali. Let me give you the verse. Dali lang ha. Yan. So, it's in 2 Thessalonians 2:11. Mali. Okay. Sabi rito, darating ang panahon ng paghuhukom sa mundo. At pag dumating na yung paghuhukom sa mundo, and for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Kanino galing yung delusion? Panginoon. At anong mangyayari? They will believe a lie. They will believe the Antichrist. Ito yung panahon ng tribulation period eh. So, they will believe the false prophet. The false Christ. The Antichrist. Yung mga tao dito sa lupa, madideceive. Pero ang puzzling word doon is that it is God who sent the strong delusion. Because that they all might be damned. Who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. So, there was a time, kagaya ngayon, we are preaching the gospel. This is the truth. But they did not believe the truth. Okay? So, because they did not believe the truth and had pleasure in unrighteousness, when the time comes, na nandyan na yung Antichrist, at nandyan na yung false prophet, they are already under judgment. And they will be deceived. And ang sabi ng Bible natin, it is God who shall send strong delusion. Active yun. Pero still we say God is not the author of sin. Okay? So paano natin i-reconcile yung dalawang yun? Ang Panginoon, hindi nang loloko, hindi siya nagsisinungaling. Pero, pag under judgment ka na, ikaw ay madideceive. Ngayon, yung Antichrist, dahil pinayagan ng Panginoon na magkaroon ng Antikristo at magkaroon ng false prophet, it is as if it is God who sent the delusion. But directly, no. But because God is in control, siya yung may planong lahat niyan. No? Yung Antichrist na siya yung maghahari sa buong mundo at hindi niya pipigilin, maloloko niya yung lahat ng buong mundo. So it is in the same, parang ganun, God shall send them strong delusion. Okay? Brad? Parang hindi sa Romans chapter 1, God gave up. Yes, God gave them up. By affections. Mm-hmm. Mm-hmm. Correct. He made all day yung kanyang guidance or kanyang forbearance ng kasalan. So if when these things are in the active, we should not treat it as God is the author of sin. But when these things, like these verses, napakarami niyan sa Bible, nagpadala siya ng lying spirit. Di ba? Nagpadala siya ng lying spirit upang maloko yung hari. Nabasa niyo na ba yun? Okay? So, maraming ganyan verses. Huwag tayong mag-iisip na ang Diyos ay nanloloko, nagsisinungaling, or siya ang may kasalanan or author ng sin. Kundi, dapat isipin natin na sa kanya lahat ang kapamahalaan. Therefore, walang nangyayari dito sa mundo niya na hindi niya alam at hindi niya pinayagan at nakakawala na hindi niya na under control, nakalusot. So in that sense, parang siya na rin ang description ng Bible is parang siya na rin ang nag-harden ng heart ni Pharaoh. Although, it is said that Pharaoh hardened his own heart. But sinabi niya, I will harden the heart of Pharaoh. See? So,
So, huwag tayong ngayon, pagka inano ka na, sinugod ka na ng sinugod ng mga questions na hindi mo na kaya, ayun na, pupunta ka na rosa kasi may mystery pa sa Bible eh. No? Hindi pa lahat kaya natin sagutin. Yung iba spirit, pastor, na galing sa Diyos, na binigay kay Solomon. Yun nga, lying spirit. Oh, evil spirit from the Lord to torture him. Oh. So, iba yon, iba pa yon. Mas matindi yung lying spirit eh. Na God, sa a lying spirit from tinanong ng Diyos, nagkaroon ng conference sa langit. Oh, sino ang papadala ko para dahil ginajudge ko na yung hari na yan, sino yung papadala ko? May nag-volunteer na spirit. Sabi ako, anong gagawin mo? I will be a lying spirit. Okay, go ahead. Sabi mo yun. No? Nangyari yun sa langit, sa harap ng Panginoong Diyos. So, everything is under God's control. Even the spirits, even the evil spirits, even the lying spirits, to do His will. And they cannot act unless God allows them to do it. And it always goes back to the glory of God afterwards. Yun ang ano rin eh. Yun ang end result nun eh. Okay. So, andyan na yung sa sin, ano? If God knows men will sin, why didn't He prevent it? Because He is sovereign, He is omnipotent, and omniscient, God is able to use all things that ever occur for His glory and honor. May purpose siya eh. Anong purpose niya? Ang laging katapusan niyan, glory and honor of God. Whatever happens, it always redounds the glory and honor of God. And that is the ultimate good. Do you want? He wants things which will lead to the ultimate good. And the good is the glory and honor of God. And ito pa, no? Sige, basahin natin, Brother Orlan, Isaiah 55:8-9. Ikaw alam mo yan, Deuteronomy 29. Then si Brother Louis, Romans 11. Okay? So ang statement natin is God's eternal decrees are too deep and high for human minds to comprehend. So we must trust God. Brother Olan. Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Yon. Kailangan lesson natin to, no? Deuteronomy chapter number 29, verse number 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Yes, that's a comforting verse. No? Pagka hindi mo naiintindihan, ano nangyayari? Pumunta ka sa verse na yan. Bigla ka mako-comfort. No, Brad Louis? Romans 11:3, all the depth of the riches, both the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are these judgments, and His ways, past finding out. Okay, so, death. All the death. So, napakalalim. Napabuntong hininga si Paul dahil sa lalim. Diba? Yung oh, buntong hininga yun eh. Parang sigh. Ay, nako, parang ganon. Oh, the depth. So, malalim. Then, riches of the wisdom. Napaka yaman ng kanyang katalinuhan. Unsearchable. So, pag hindi pa naman tayo na enamored or na convinced or na overwhelmed dito sa sinasabi ni Paul. Unsearchable. Hindi mo kayang i-Google. yun na ngayon ng search eh, no? Kahit pag-combine mo yung Yahoo, Google at lahat ng search engine, di mo kayang ubusin ang knowledge ng Panginoon. Okay? Unsearchable are His judgment and His ways past
Ano yung ibig sabihin ng his ways past finding out? Brother Edmund, ano yun? His ways past finding out. Kaya yung tuklasin. Mm. Yun. Okay. Hindi mo na kayang tuklasin. Kumbaga, yung lahat ng effort mo, ubusin mo na, hindi pa rin nakuha. No? Ay, hindi mo pa rin nakuha. Yan. Parang ganun. No? Yung gusto kong gawin para sa'yo, di mo nakuha, anak. Papailing na lang ang Panginoon eh. No? Meron akong gustong para ikaw ay umunlad, kaya lang hindi mo nakuha. Kaya na iba yung inaisip mo. Yun. Di ba? Pagka meron tayong tinetrain or meron tayong kausap na gusto nating turuan, tapos hindi niya nakuha, di ba? Parang nakaka-frustrate. So, ganun ang Panginoon. Isipin mo na lang ang frustration, no? Kung buti ang Panginoon ay, ano? Forbearance, no? Meron siyang long-suffering. Long-suffering ang Panginoon. Tayo hindi, no? Yung mga bata, gusto natin na pukpukin na sa ulo, eh. Pero, ang Panginoon hindi. Patient siya. So, that is the wisdom of the Lord God. So, sa 55:8-9, yan tatlong verse na yan, i-combine mo. Maraming masasagot na tanong kasi hindi mo kaya sagutin eh. Okay? Pag di mo na kaya sagutin, yan tatlong verse na yan, panghawakan mo. No? Magkakaroon ka pa rin ng comfort. Yeah? Okay. Sige, next. We will know the answers from God when the time for answers come. Ito ba? Ito pa yung dalawang verse. Okay? Brother L. Romans 3:4 and Brother Aaron. So, the God forbid. Yeah, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and the mightest overcome when thou art judged. Yon, okay. So, God is always justified. When you don't know the answer and it seems God is wrong, God is right. Yun ang ano. No, pagka corner ka na, hindi mo na, parang mali ang Diyos. Eh, tama siya. So, God is always justified. But mag-intay ka. No? He will always give you the next the wisdom when the time comes. No? Okay, next verse. 1 Corinthians 13:1. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Ah, tama yan. So, anong ibig sabihin nun? Ha? Now we see through a glass darkly. No? Parang tumitingin ka sa tinted glass. Pag tinitingnan mo yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, no? Hindi malinaw. Parang nakatingin ka raw sa tinted glass. We can see through a glass darkly. But then, face to face. Pagdating na ng kaharap mo ng Panginoon, ubusin mo na yung tanong mo. Sasagutin niya lahat. No? We will know as we are known. Yung magiging complete yung knowledge mo tungkol sa lahat ng nangyari sa buhay mo. Kung ano yung pagkakakilala sa iyo ng Diyos, kung ano yung plano sa iyo ng Diyos, yung pala yun. Ganon. Madidiscovery mo lahat yun. Kaya wag mo munang ubusin ngayon lahat ng pag-iisip tungkol sa buhay mo na bakit, ano ba to, mababaliw ka. No? May time yan ng revelation. Just trust God. No? Pagka magulo ng buhay, no? Faithful ka, biglang may nangyari sa'yo na hindi nangyayari dapat sa faithful. Trust God.
He knows what He's doing. Why He allowed to happen, He knows it. So, don't just say, pambira naman buhay to. Naglilingkod ka na nga sa Panginoon, ginaganito ka pa. O nangyari pa to. So, trust the Lord. If He allows sin, how can He be not the author? Yan. To say that God is the author of sin is to say that He planned it. Now, pag sinabi mo ang isang tao ay author or ang isang persona ay author of sin, sabi, pinlano mo yung kasalanan, pinag-isipan mo, ha? Pinroses mo, tapos ikaw mismo gumawa, pagkatapos, natuwa ka dahil ginawa mo. That satisfied ka, nagkaroon ka ng, oy, sarap pa. So ang Panginoon, hindi natutuwa sa kasalanan. Hindi niya pinagpaplanuhan ang kasalanan, kundi sinasabi niya sa tao, huwag mong gawin yan. See? So, ito, kagayon ito, no? Let's go to some verses. Brother Danny, Isaiah 6:3, Hebrews 6:18, si James, si Edmund, Psalm 5:4. And one cried at another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Yan. So, ano ang Panginoon? Holy, holy, holy. Hindi holy lang. Tsaka yan ay isa sa mga parang kinakapit natin sa doctrine of Trinity. Thrice holy. Holy, holy, holy. So that means He is, cannot be the author of sin because He is holy, holy, holy. Another verse? Hebrews 6:18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation to have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. What is impossible for God? Impossible to lie. To lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Next verse. Psalms 35 verse 4. For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Yun. So, hindi siya natutuwa sa wickedness. So, hindi siya author ng sin. Hindi siya natutuwa sa wickedness. Hindi siya nagtatatalon. Oh, nagkasala. Ay, nagkamali. Diba? Ngayon, pagka may kandidato gusto mong matalo, ah, buti nga, talo. Yun. So, ganun ang tao. Pero ang Panginoon Diyos, hindi natutuwa sa wickedness. So, saan galing ang sin? Kung ang Panginoon ay holy, hindi siyang author niyan, hindi siya natutuwa diyan, hindi niya, pero andyan yan, saan galing yan? Ha? Okay, let's process this. Ang Panginoon, ang Diyos, ay ginagawa niya lagi ang kalooban ng Diyos. Tama? Ang Diyos ay ginagawa niya lagi ang kalooban ng Diyos. Okay. Ang kasalanan ay paglaban sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya ang Diyos hindi pwedeng magkasala kasi lahat ng ginagawa niya, kalooban niya. Hindi niya lalabanan yung kalooban niya. Pero yung kasalanan, yung lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kasalanan niya. Lahat ng uri ng kasalanan ay pag tinawag na yan na kasalanan, labag na yan sa kalooban ng Diyos. Kasalanan sa Diyos yan. So whether ang isang bagay ay hindi mo alam na paglabag pala yun sa kalooban ng Diyos, kasalanan pa rin yun. Ama? Kahit di mo alam. So meron tayong, alam nyo sa Jewish sacrifice,
merong tinatawag na sacrifice for the sins of ignorance. No? You did it ignorantly. Merong sacrifice din yan. Pagkatapos, merong pang presumptuous sacrifice because of presumptuous sin. Yung inassume mo na tama, mali pala. Kulang ka sa basa. May sacrifice din yun. Okay? So, basta lahat ng hindi tama. Whether alam mo or hindi. Pero kung alam mo, tapos ginawa mo pa, mas matindi yung gravity. Kasalanan pa rin yung ignorance sin tsaka yung willful sin. Parehong kasalanan yon. Pero yung gravity, iba. Okay? So, sin is going against God. Now, who is the first creature who went against the will of God? Satan or Lucifer. No? Yan yung dalawang verse. Alam na natin yan. Nabasa na natin yan. Na doon sa Isaiah 14:14-15 ay doon nakalagay na I will ascend to the Most High. Yan. I will be like the Most High. I will occupy the throne. So yun yung Isaiah 14:14-15. Tingnan niyo to, parehong 14:15. Kaya madaling tandaan, parang memory aid, no? Yung isa chapter 14, yung isa chapter 28, doble ng 14. 28. Ha? Para matandaan nyo kailan nagkasala, sino unang nagkasala. Yung isa Isaiah, yung isa Ezekiel. Yung isa 14, yung isa doble ng 14, 28. Pero parehong verse 14 and 15. Okay? So, medyo... sige, basa tayo. Ano? Si Luz, hindi pa nakabasa. So, sige, basahin mo yung Ezekiel 28. Ezekiel 28:14-15. Thou art the anointed cherub, the covered, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and gone in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast raised Satan. Yon. So, was Satan or Lucifer created with sin? No, he was created perfect. Meron pang tanong eh, kailan pa ginawa si Satanas? Now, when God created everything, sabi niya sa seventh day, behold, it was very good. So, nung ginawa si Satanas, kasama siya sa creation eh. Kasama siya sa very good. So yun, sabi nung Ezekiel 28, thou was perfect when thou was created. Till iniquity was found in thee. Kailan yung naging iniquity? The after nung sinabi ng Panginoon yung very good. Diba? Kasi kung may iniquity na, ba't niya sasabihin very good pa rin? Hindi, after nung sinabi ng Panginoon very good, yun na, nag-umpisa na yung rebellious heart ni Satanas. Gusto niyang ascend sa Most High. And gusto niyang maging kagaya na ng Diyos. So, yun yung iniquity, yung pride, yung ambition. No? Siya na nga yung anointed cherub. So, yun yung first sin. Doon nag-umpisa. At in-infection niya, si Eva, at pagkatapos in-infection ni Eva, si Adan. At dahil kay Adan, lahat tayo meron ng sinful nature. Nahawa tayo sa infection. Okay? At ang gamot ay
the Lord Jesus Christ. So yun na, hanggang doon na lang yung ating lesson.